dito pa rin sa inyong pambansang morning show ang Morning Hataw. And of course, kung kanina ay natunghayan natin at nalaman natin ang iba't ibang mga hair tips sa mga babae. Aba ngayon, syempre, hindi naman tayo pwede maging feminist lang. Dapat maging equal tayo. Kaya ngayon, eh talagang lalaki na naman ang ating alamin. Kaya sa ating mga kalalakihan dyan sa inyong mga tahanan, ha, dapat umupo na kayo sa harap niyo yung TV. Huwag maglipat ng channel at lakasan ng volume dahil talagang makakatulong to sa inyo, especially ngayong summer na pwede kayong magpapogi sa inyong mga pinapapogian. Ganon. Yan. Kasi may niligawan summer na, wala na pasok, makapokus ka na. Ayan, syempre, and of course, once again, together with us, nandito pa rin natin beauty consultant na si Serge George Bisnar. And of course, ang napakagandang owner of Signatory Salon Facial Spa and Massage, we have the beautiful Miss Jiva Likit. Yan, hi Miss Jiva, good morning. Hello, good morning. Ayan, so marami ka ng fans ngayon, batiin mo naman ma'am. Hi, good morning, everyone. Yeah, boy. For artisa lang. Yes, of course, ano si hair niya, no? Yeah. And of course, ngayon, wag na natin patagalin Ate Jessa. Dumako naman tayo sa ating mga hairstyle ngayon po, Sir George. Ano po ba yung magagawin natin ngayon? Ngayon, nasa lalaki naman tayo na side, no? Kasi yung mga estudyante ngayon, ang gustong-gusto ng uso. Hindi na uso ngayon ang mga army cuts, student cuts. So basically, uso ngayon mga spike. Atong gagawin ngayon ni Jelay, it's a double combination. It's an undercut at saka spike. Kasi yung mga estudyante minsan gusto nila nakatayo yung buhok. Pero may style pa rin. So basically, ang gagawin niya, kanina partially ginawa niya na ho ang undercut. In-undercut niya na itong long hair, ito si Duarte, yung ating male model. Alright. So ginawa niya ng undercut doon sa ilalim at sa both sides. Para kahit papaano, magkakaroon na lang ng style. Pag nilinis niya ito, nakaroon ng gel, malinis at parang student cut pa rin. May barber's cut na konti. So may linya, may lining siya. So straight cut, ano lang siya. Wala siyang, yung may cut kasi na iba. Yung mga lalaki ayaw kasi nilang kanto. So diretso lang yung kanyang cut. So ang pagka-barber's niya, dire-diretso para malinis tingnan. Mm-hmm. So mamaya-maya ho, ang gagawin ni Jelay, isa-spike niya ang buhok para magkaroon ng bagong style. Mm-hmm. Parang sa teens, ito yung in ngayon. Yeah, pero meron din iba, ma'am. Napansin ko parang may blade na, ano, may bahid, ano ba tawag dyan? Straight line na parang, ano kasi style ngayon yan. Style yung iba ngayon. Kasi gusto nila, lagyan ng konting yung star-star. Yung may mga stars. Pero ayaw yan ng mga schools, especially sa mga private schools. True. Bawal ho kasi yan. Okay, pero in pa rin yan ngayon summer. Kasi walang pasok, diba? Lalo na ngayon summer, mas in yon sa mga kalalakihan natin ngayon, no? Sa mga matinis, sa mga teens natin. Gusto nilang ganyan. Kasi pag back to school, madali lang naman yung ibabarbers lang, mawawala na rin yung linya na yun. Pero ito, sir, curious din ako. Itong kasing buhok o hairstyle ni Dwight na talagang usong-usong ngayon, yung mahaba dito, tapos wala dito. Ano po bang tawag dyan? Ito kasi siya, naka-undercut lang talaga siya. So, magiging ang style niya na lang, siya na magdadala sa sariling yung style. So, i-gel niya, i-wax niya, para magkaroon ng ibang style. So, ito kasi siya, pwede sa lahat eh. Pwede sa school. So, basically, ito tanggap sa school siya kasi naka-undercut siya, naka-barber siya. Oy, pero tanungin natin si Dwight. Dwight, bakit ganyang hairstyle yung pinili mo? So by sa uso. Talaga, yun di ba yung kailangan sabi nga ni Sir George, so dapat makiuso tayo. Yan, eto sir, kanina nabanggit natin yung pangangalaga ng buhok ng mga babae sa mga lalaki. The same lang ba yung pangangalaga ng girls sa buhok din ng mga kalalakihan or different masyado? Actually, pare-pareho lang. Okay. Kasi ang mga lalaki gumagamit ng mga wax, ng mga creams, no? Mm-hmm. So, gel. So, ibig sabihin, masisira din ang buhok, lalo na ang scalp. Yeah. So, kailangan din natin ng konting treatment. Okay. Pupunta pa rin tayo sa parlor para magpa-hair treatment pa rin. Kasi ibang lalaki nagpapakulay din ang buhok. Correct. So, kailangan din ng treatment. Although na medyo hindi naman gaano katulad ng mga kababaihan. Mm-hmm. Kasi grabe talaga mabait. Tinted na talaga masyado ang buhok. Yes. Sirang-sira na. Kakakulay lang, magpapakulay uli. Correct. Kasi they are not contented on one color. Yes. So, gusto nila baguhin na naman para naman mabago din ang mukha. Okay, so mga treatment, just like keratin, is that okay? Keratin, papabuhay. Hot oil, normal na mga hot oil, pwede na yan sa mga kalalakihan. Pero ito, Sir George, syempre, pag sa babae, meron kasi minsan discrimination yung maikli ang buhok. Ito sa lalaki, in ba rin ba ngayon yung mga mahahaba ang hair? Actually, hindi masyado, hindi naman lahat gusto ng mahabang buhok, lalo sa mga kalalakihan. Yung mga mahabang buhok, yun yung mga trendy na mga kalalakihan. Sa mga estudyante natin, most probably, majority naman talaga ngayon mga estudyante. Uh-huh. So, ganun pa rin na style. Undercut, barber's cut, tapos may mga spike na konti, yung mga pamuhok-muhok na cut na
isa-slash siya dito sa gitna para paglagay ng wax, mamumuhok na siya, no? Parang nakatayo ng ganyan. Yung parang ano, sir, dito lang sa gitna yung dito wala, tas dito wala din, sa gitna lang yung may hair. Oh, yan yung hair. Oh, parang butiki, ano ba yun? Bar? Parang ganito din yun eh, kanya lang medyo maikli lang ng konti. Okay. Kasi naka-undercut siya dito na side. Alright. So both sides, naka-cut siya hanggang dito sa gitna. So tatalian na lang nila yun. Yun, may style na. Yeah, tama yung inhanap ko kanina. So in fairness, yung ganyang mga hairstyle, nakakapagpapogi talaga ng mga lalaki. And of course, everyday nag-gel yung iba nating kabrigada. Is that okay, sir? Advisable ba everyday gumamit ng gel? Or every other day? Ano po? Everyday ho, gumagamit. Pwede naman gumamit ng gel everyday. Huwag lang naman masyadong iaabot sa scalp. Kasi yung gel, dapat sa buhok lang talaga siya. Dapat lahat sa buhok lang. O, kaya nakakaproblema tayo sa scalp natin. Nakakabalakubak or ano pa mga itchy ano sa buhok. Sa scalp, kasi po, pag gumagamit tayo ng mga gel, wax or whatever, huwag ho ipapaabot sa scalp. It should be on the hair alone. Doon lang dapat sa buhok. But paano po napapangalagaan, syempre, yung scalp natin? Ano bang dapat gawin? Yun, everyday shampoo pa rin. Okay. Tapos, pwede naman tayong bumili ng mga pang-hot oil treatment sa mga department stores o sa mga butika, meron yan. Okay. Pang-araw-araw na ilagay natin as a sort of conditioning sa ating buhok at sa ating scalp. Oh, ayun. And of course, ngayon po, Sir George, ano po ba yung mensahe nyo sa ating mga kalalakihan? Overall na mensahe po para mapanatiling okay po kanilang look ngayong summer. Ayan, sa mga kalalakihan, lalong-lalo na doon sa mga kalalakihan, mahilig magpa-parlor, mahilig talaga sa mga latest trends, especially sa buhok. You should always visit your salon. Kung saan ka komportable, masok na salon, masok tayo sa salon, even twice in a row, twice in a month, para naman magkaroon ng panibagong estilo ang ating mga buhok, panibagong kulay, lalo na ngayong summer, pwede tayong magpakulay kahit mga kalalakihan, in pa rin yan. Pwede tayong magpakulay kahit na anong kulay pwede sa atin. Ayun. Kasi mas mapapansin tayo ng mga kababaihan pag may kulay ang ating mga buhok. Correct! Exactly. Oh, and of course, speaking of, pumunta kayo sa mga salon, mga kabrigada, nais kayong imbitahin na ating napaganda si Ms. Jiva Likit sa kanyang salon naman, ma'am. Invite our viewers po to avail your mga services doon. And of course, kung ano ba ino-offer nitong Signatory Salon. Yes, good morning again. We're inviting you to come and visit us sa Lapu-Lapu Street. And we're having our marketing here. For every visit po, meron tayong 5%. Sa maybe, ano, next week siguro ibibigay namin yung cards for those na loyal customers. So loyalty card po iyon. For every visit, meron po tayong check doon. Then for sixth visit po, meron ma-avail nyo na po yung free services of foot spa, manicure, pedicure, of your choice po talaga yun. So, hope magkita po tayo doon. And of course, Ms. Jiva, saan po ba kayong pwedeng makontakt? Number nyo po. Or may page po ba kayo sa Facebook? Yeah. Yes, please like our page, Signatory Salon, Facial Spa and Massage sa Facebook po. And you can contact us for yung reservation, 0930-1546-589. Try to consult our beauty stylist there, and our manicure pedicure can serve you the best and the quality services that you have. Yan! Libre po ba yung pagpapakonsult sa ating beauty consultant, of course? Yes, pwede nila akong tawagan any time of the day. Oy, perfect! Kasi di ba minsan yung kababaihan busy eh, tsaka mga kalalakihan. Especially pag working professionals. Oh. Yes ma'am, iba rin yan. You have to take it from the experts. That's kasi true. Iba talaga yung may alam kahit papano yung kinakausap mo o tinatanong about sa problema mo. Lastly sir, ano po ba dapat iwasan na ating mga kabrigada, syempre, para panatiling maganda yung ating hair ngayong summer? Huwag lang tayo masyado mag-expose sa init kasi isa talaga yun sa magiging problema natin. So, sometimes you have to visit our salon kasi sinabi ko nga kanina na you have to take it from the expert. Lahat ng salons dito sa Jensen, pwede naman kayong pumasok. Any salon you wanted to do na pwede pumasok. Kailangan lang natin ang talagang treatment para ma-maintain yung ganda ng ating buhok. Ayan. Maraming salamat, Signatory Salon, Ms. Jiva, Mr. George, Jelay, sa ating mga models. Thank you so much. Kay Dwight, and kay Michelle, Mitch, and of course, Cherry. Thank you so much, Tom. Ayan, Brigada Johanna, talaga namang marami kayong natutunan ngayong umaga. Syempre sa pangangalaga ng ating buhok. Yes, of course. And mamaya-maya lang mga kabrigada, makakasama natin lahat ng ating mga nakasama ngayon. Mm-hmm. Pero mamaya yan mga kabrigada, pero sa
ating magbabalik. Huwag maglipat ng channel dahil more chikahan, more kwentuhan, at syempre more updated na balita. Dito lamang yan sa Morning Hataw! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Jimex Capsule. Ta, tagal ka ba?